So kung magkumpas ta dere, ang ato ang area nga naigo is 45 degrees. Okay, so hello po mga ka-TH, no? Kumusta po kayong lahat, lalo na po sa ating mga subscriber. So dito tayo mga ka-TH sa area kung saan may maraming sign na makikita. So itong bato na ito mga ka-TH, sinala ko dito ay landmark po ito. So mayroon tayong nakikita dito sa bandang itaas, kaya tinitingnan natin sa kumpas kung saan tayo mag-upisang maghanap, at ang nakikita natin ay ang portion na yan. So north side. So tara mga ka-TH, no? Upisahan natin. Mayroon po akong i-share sa inyo mga ka-TH. Baka mayroon po ito sa area ninyo, no? Okay, so ang mga batong ito ka-TH ay mga malalaking bato po yan, no? Alam po yan ang taga dito na mga malalaking bato yan, hindi basta-basta magalaw. Okay, ito po yung sign na kung saan ay nalito po yung ka-TH natin, yung kasama natin na unti-unti natin tinuruan sa pagbabasa ng sign. Yan. Okay. Ang prospect niya ay dito, no? So tingnan niyo muna yung paligid mga ka-TH. Yan. Okay. So kung titingnan mo yung bato na yan, posible talaga or maiisip mo, kung baguhan ka pa lang sa pag-reading, maiisip mo na ang deposito ay pasok dito sa area, no? Okay. So mayroon din tendency na papunta doon. Okay, tama 'yon, yung nilagyan natin, kung saan natin linagay natin yung gadget natin, no? Kabulol-bulol tayo ka-TH minsan kasi. Pagkausap natin Bisaya at nagtatagalog tayo, nabubulol tayo. Okay. Nung makita ko itong sign na ito ka-TH, ang una kong napansin dito ay mayroong mga passage, no? Kailangan hanapin yung mga passage. And then first, ito yung passage na napapansin natin. Ito. Yung dalawang bato, mayroon siyang passage pababa. Okay. And then kung dito ka naman, mayroon din namang dalawang bato na mayroong passage papunta doon. Na direksyon, isa pababa, paganyan, and then isa diretso. Itong passage na ito, actually double passage yan, eh, no? Mayroon dyan, mayroon dito, at din mayroon dito, and then may bato din dyan, at may bato rin doon. Talagang double siya, ngunit may lock siya doon. Nakalock siya. Ibig sabihin, hindi ka na magdiretso. And then kung tingnan mo itong lock niya, mayroon siyang isa dito, yung passage din dito, mayroon siyang isang passage papunta doon. Okay, and then may dalawang tuldok dito at isang gohit yan. So kung baguhan ka dito sa pag-reading, iisip mo na dito talaga yung portion, no, ng kung mayroong items, no. Ngunit bukod sa mga passage na yan, mayroon tayong napansin dito na talagang perfect yung paggagawa niya. Okay, so papunta siya doon, pero palabas na siya. Okay, so ang gagawin natin mga ka-TH kapag ganito yung sitwasyon, hanapin mo yung confirmation. Okay, una itong passage na to,
balik tayo atras tayo mga katiets. Nandoon yung sign natin ha, nandoon yon. So kung dito tayo, may bato nang nakalock doon. Andin passage po yan. So passage dito, nakalock doon. Kung tatayo ka dito sa center, may nakalock doon. So ibig sabihin, hindi ka diretso doon. Andin mayroong passage dito isa. Kung tatayo ka, ang lock niya na bato ay yun. So kailangan suriin natin yung mga bato na nakalock. Okay, una, suriin natin to. So wala, malaking bato lang siya. Pangalawa, ito yung bato na sinasabi natin sa pangalawang passage, suriin din natin to. Okay? Pagdating natin dito, mayroon na siya na namang small canal papunta doon. At ang target niya yung bato na yan. Okay? So kung baliktarin natin itong bato na to, makikita natin yung simbolo dito sa bato na to, ang simbolo doon sa itaas. Balikan natin. Tingnan yung mabuti yan. Balikan natin. Yan. So kung ano yung nakaukit doon, ayun din ang nakaukit dito. Okay? So posible na pagdating natin dito sa unang passage niya at may nakalock na bato, ang pangalawang passage na kailangan nating sundan ito, no? Bakit? Nang doon yung ka-coordinate niya. So kung dito sana yung ka-coordinate niya, dito tayo mag-umpisa mag-reading. So ang ka-coordinate niya ay dito. So dito tayo mag-umpisa mag-reading. Dito tayo mag-umpisa maghanap sa right spot. So hindi pa tayo gumagamit ng gadget. Reading muna. Okay? Tingnan niyo, pakita natin ulit. Yan. So ito po yung coordination, no? Ito po yung surface trail marker, no? Surface trail marker. So papunta po tayo galing dito sa marker na ito ay magpapunta tayo sa another marker na magtuturo ng right digs path. Okay? So pansinin natin ito. Ito, kaparehas to doon, di ba? Pabalik siya. So, malilito ka. Pansinin natin to, mayroon siyang puwang. Okay? So, katulad na sinasabi ko kanina, mayroon siyang kanal doon, dito, papunta doon. At ito naman, nakaturo ito, papunta doon. So, iisa rin yung tinuturo na, dalawa na sila. So, ang tinuturo nila, itong bato na to. So, kailangan, sorry, hindi natin to. Malaking bato na to. Ngayon, dito sa malaking bato na to, dito natin nakikita yung confirmation, no? Ito po yung confirmation, no? Di ko lang masyado ipakita ang confirmation na kung ano yung hugis o purma. Pwede naman siguro. Okay, yan. Tatlong hole, perfect hole. Okay? Yan, naka-triangle. Yan, naka-triangle. Kung iba patingin ito, sasabihin nila mata. Mata at bibig. Okay, mata at bibig yan sa iba. And then sa atin, ang reading natin dito, ito po yung bato na nagtuturo kung saan yung target. Okay, so ito po yung nagtuturo ng target. Okay, now na-reading ko na po ito. So ang direksyon na tinuturo ay papunta doon. So lumabas siya. Okay, isipin nyo na doon yung passage papunta dito, pero lumabas siya dito. Okay. So, pakita natin mamaya ang pagdetect dito at ang kumpas. Dito siya papunta, yung direksyon niya. Pabalik dun sa linagyan natin ng locator. Okay. So, kung hihinto tayo dito, sentro tayo sa unang passage, no? Ito yung sinasabi nating kakaiba. Ito. Sentro tayo dito, itong passage na to. So ito yung unang passage, isa. Yan. Pareho ito malaking bato, hindi ito magalaw. Yan. Malaking bato yan, malaking bato din ito. Ngunit may lock doon. Pero ito, pansinin natin wala itong lock. Diretso. Okay?
So kung titingnan mo, para siyang papalabas na siya. Kuha mga katets. Ngayon, pagtatayo tayo dito, makukuha natin yung huling bato na tinuturo. At ang confirmation dyan ay nagtuturo dito. Okay, so ito po yung right spot. Okay, so para ma-confirm sa pag-reading natin kung ito ba talaga ay right spot, ipakita natin ang pag-detect ng ating ka-TH dito. Okay, pero bago po yon, suriin muna natin lahat ng bato, no, na nakapaligid. Okay, katulad kanina, sinasabi natin na ito ay passage, ngunit mayroong lock. At kung titingnan mo, may passage na naman dito. Okay? At may nakalock dyan. Okay? Kung lalapit tayo dito sa nakalock, lock na ba to? Kung tatayo tayo dito, titingnan natin, balikan natin ang sa likod. Yung passage, makikita natin. Nakalayan yung bato dyan sa taas. So, ibig sabihin, passage na naman yan. Kung tatayo ka dito, ang ma-encounter mo itong malaking bato. Ngayon, titingnan natin itong malaking bato. Yan. Mayroon siyang hole. Okay? So, ibig sabihin, maaring ito ay yun ang landmark niya sa area na ito. Okay. So, dito, pansinin ninyo. Dito po yung nakaukit yung espada. Yan. Espada. At ang dulo ng espada ay nakaturo kung saan yung direksyon na sinasabi natin. Okay. So yun po mga katets, no. And then ipakita natin ang pagdetik natin to confirm. Okay. So yun lang po. Maraming salamat. Okay, detik na natin. Naputol siguro sila diha. So good ka dire, Brad. So good dire. Aning night passage? Okay. Oh. Confirm. Mau mong kondisya, Brad, oh. Ano yung siyang asahin ba? Kini nga sign. Ang gitudlo ani dire passage. Kini nga passage na ilak diha. So di ka kalahos. Karon kini nga passage kung mo tubang ka diha, blanco na siya, lahos na siya dito. Wa may bato na diha imong gitindugan. Pero kini nga passage kung imo ni siyang tindugan, ang yang bato dito nga lak kato. So kining batuha imo ni siyang tanaon. Kung wa ba siya sign. So walay sign. Unang passage wala. Pangitao na to ang surface trail. Ikaduhang bato, dire na nimo makita ang ka-coordinate atong dito sa babaw. Mao na ni siya. Kana. Yung tanaw nimo ni siya, kanal. So ang gitudlo ani nga kanal, kana nga direksyon igo ng bato. Oh. Tapos naapid na siya kana. So dire gihapon siya. So mao na ni siya dire na ang dire na ka magsugod og pangita. Muna siya last nga kuan. Ang uban po tanawon ani, mata, ba-ba. Ang uban po tanawon ana. Mata, na yun, ba-ba. So looking kunuhay na sa ilaha. Pero sa ato, doon naman siya confirmation nga ang deposito na adihan napita. Siya na siyang area. Magtugma po na siya dito sa passage. Unang passage sa side. Then kini ikatulo, lock man ni siya o. Oh. Kini siya mo ilak. Kung imong tindugan dire na po sila ang lock dito. Kana. Kung tindog ka dia sa lock, passage naman po na silang duha o. Oh. Ikato siya may maigo. So, posible, kini siya mo landmark. Kini na ispada nga, tatak. Na queen side po na siya. Kana nga direksyon. Oo. Oh. Oh. Plaster kay awan kayo siya. So, i-confirm sa gadget, diha ang detection. O doon ay isa kapaagian eh para makuha yun ni mo siya. Di ni mo siya makuha sa reading. Ang isa kapaagian eh, istaka.
10 by 10. Oh, dito. 10. 10 po diri taas. 10 po dito. 10 po diha. Imo na siyang ikwadrado, diha ka magdetect. Makuha gyapon na muna siya. Kay kini wa mo ni detection dire. Ko. Dako nga kuan. So mora to. Kumpas ta, kumpasa na to. So diri na siya. So kung magkumpas ta dire, ang ato ang area nga naigo is 45 degrees. Kini siya. So there is 45 degrees. So muna ang passage. So right spot. Dayon dunay lock dito 45 degrees. Ang ipatungan natin sa locator. Yan. Mayroong bato na mayroon ano malalim na hole, and then sa ilalim mayroon siyang perfect hole din, tatlo. So posible itong perfect hole, ito yung tinutukoy doon sa baba, yung malalaking hole doon. So posible bago yung lock ay mayroong detection. So try Brad, detect Brad. So mayroon, so posible giveaways dito, small deposit. Okay, so try natin sa ano, try natin sa horizontal one. Ha? Diara Depita. So dito, mayroon dito. Yan. Okay, possibly giveaways yan. And then dito. Yan yung passage na sinasabi natin. Dito yung detection sa long range. Try natin. Mayroon din. Tingnan natin kung gaano kalalim. Okay, so bilong po sa small deposit. Okay. Yan po mga kateds, no? Maraming salamat. Bye-bye. God bless.